Seguridad sa ating mga teritoryo at pagtugon sa mga sakuna. Yan po ang misyon ng bago at pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa. Sakto ang pagdating nito, lalo't kamakailan ay may namata ang mga Chinese militia ship sa ating exclusive economic zone. Saksi si Chino Gaston. Sa habang 97 meters, ang Multi-Role Response Vessel o MRRV na BRP Teresa Magbanwa ang pinakamalaki at bagong barko ng Philippine Coast Guard. May sariling automated water cannon, helicopter landing deck, radar at mga sandata ang BRP Magbanwa. Dalawang MRRV ang binili ng Pilipinas sa Japan sa tulong ng Japan International Cooperation Agency sa halagang 6 billion pesos. Kailangan natin yung safety and security not only in the seas but in the territorial domain of the Republic. Kailangan natin ito para sa relief and rescue operation. Kabilang sa mga tinitingnang misyon para sa BRP Teresa Magbanwa, ang maritime domain awareness at ang pagtugon sa mga kalamidad. At dahil sa kakayahan nitong pumalaot ng ilang linggo, ang pagbabantay na rin ng teritoryo sa ating karagatan, partikular sa West Philippine Sea. Napapanahon ang pagdating ng bagong barko, lalo na't namataan ng satellite imaging firm na Similarity nitong February 17 ang hindi bababa sa 17 Chinese militia ships na umaaligid sa Pag-asa Island at 68 naman sa Hulyan Philippi Reef sa Palawan na nasa loob ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone. Ang problema sa Chinese militia at agawan sa teritoryo mamanahin ng susunod na pangulo. Kaya ngayon pa lang, may payo na si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. The Constitution clearly and expressly mandates, and I quote, "The state shall protect its marine wealth in its exclusive economic zone. The President, who is the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, has a constitutional duty to implement this provision, which mandates the protection of the country's exclusive economic zone." Ako si Chino Gaston ang inyong saksi